Sasagot kayong lahat sa harap. Sasakupin ko ang lahat ng nilalang. Hindi ko rin maintindihan siya. Pero ang sabi ng mga pulis, nakita doon talaga lang namuti ang mata ko. Ano kaya talaga nangyayari sa'yo? Gigiaswa ka ba talaga? Pakawalan ko ako, Agor. Kinalulungkot ko, Mirathea. Kahit magsisigaw ka dyan. Kailangan bawat aswang ay matuto makipaglaban. Konting panahon na lang. Harap tayo sa isang malaking digmaan. Patawarin niyo ako. Pero nasa digmaan tayo. Kailangan kong gawin ang tungkulin ko. Dahil kung hindi, kami ang papatayin niyo. Uy, Pikoy! Ano na naman yung ginagawa mo? Lali, gumagawa ko ng bagong aramas. Ang kulit mo, Pikoy, ha? Di ba ang sabi ko sa'yo, tigilan mo na yan? Di, Lali, gagawin ko po to para hindi lumaban sa aswang. Para saan? Para may pandepensa tayo. Pikoy, anong ginagawa mo? Gumagawa ko ng aramas. Bakit? Nalabang ka ba sa mga aswang? Kagaya ng kay Juan mo? Magsumugo dito yung mga aswang. May panlaban na ako. Kaya kayo gumawa na rin kayo nito. Gusto nyo, tulungan ko pa nga kayo eh. Sige ba? Paano ba yan? Ito. Mamili kayo kung anong gusto niyang gawin. Please, pili na kayo. Alam niyo ba, ginawa ko yan nung kinidnap ko ng mga aswang. Tinuruan ko yung mga bata kung paano gawin to. Tapos yun, nakatakas kami. Alam niyo ba kung ang tawag nila sa akin? Supremo. Ah, Supremo? Supremo, salamat ah. Kahit umatake ang aswa, handa na kami. Alam na natin kung paano ipagtanggol ang sarili natin. Doon tayo makakatulong kay Kuya Juan. Ayos ba yun? Ayos, Supremo! Supremo? Bakit? Sino Supremo? Siya po! Ako'y Supremo, Lali. Ah, halika nga rito. Sinon? Anong kalokohan to, ha? Ha? Bakit? Supremo ang tawag sa'yo ng mga iyan. Tawag kasi sa akin sa isla. Supremo. Ako ang leader nila. Ah, ganon. At leader-leader ang acting mo. Pikoy, tigilan mo yan. Agor, panahon na para isagawa natin ang unang hakbang sa ating mga plano. Kay tagal kong hinintay. Ang muling makita ang lawak ng iyong kapangyarihan. Mahal kong Reyna Peruja. Mga batong makapangyarihan, utos ko ay pakinggan. Ilabas ang angking kakayahan sa aking harapan patungo sa mga lagusan. Naginip na naman ako siyang sinasaala ko ng isang aswang. Pero pinagtataka ko kamukha ko siya. Puti ang mata at may mga ugat sa mukha. Tulad din sinasabi ng mga polis? Yes, friend. Ibig sabihin, nagiging anak ng dream ka na?
Hindi ko maintindihan yung tinatawag niya ako. Hindi, iyaya niya ako na sumama ako kay Peruja. Parang hinip lang siguro yan. Ang paniwalaan mo, yung nasaksihan ng mga mata mo. Tingnan mo nga, napigilan yung mga bulkan. Yung mga sakuna, nawala. At ang importante, naikulong mo si Peruja. Yun! Hindi ako makapaniwala, mahal na prinsesa. Ilang oras na lang bibitayin na si Bagno. Hindi ko talaga maintindihan si Inaliway. Tila may nagbago sa kanya. Alam mo, oo nga eh. Tapos, palagi niyang kasama si Agor. Lagi silang mag-usap. Hindi kaya... Liway? Ano na pong gagawin natin? Kung kakampi talaga ni Bagno si Peruja. Eh, di ba, tapos na naman yun? Wala na si Peruja. Baka siguro hindi na naman kailangang bitayin si Bagno. Tingin ko hindi ko na makukumbinsa si Inaliway. Dahil buo na ang kanyang desisyon. Pero ako hindi. At hindi pa huli ang lahat para iligtas ko si Bagno. Sino ka? Pakawalan mo na ang sarili mo. Tumakas ka na! Mirathea? Mahal na Reyna, punong kawal. Si Bagno po nakatakas. Hanapin niyo siya! Siguraduhin niyo hindi pa siya nakakalayo! Mahal na Reyna, ako na ang bahala. Sinasabi natin ni Picoy? Eh, yun nga eh. Sinasabi niya. Talaga raw nakita niya. Pero maliit lang daw. Belen, apo, mukhang may katotohanan ang sinasabi nitong si Picoy. Kanina nga po ay nagtakbuhan ang mga estudyante ng eskwelang ito nang makita nila ang maliliit ngunit mabangis daw na halima. Ayon sa deskripsyon ng mga estudyante, may teorya ang ating mga pinagtanongang eksperto na ang nakita nila ay isang klase ng nilalang na tinatawag na tiyana. Isalaysay niyo nga po kung nakita ninyo. Malaki po yung halimaw na yun. Nagpakita na lang po bigla nung nanangangahoy ako. Kala ko po kapre. Napatakbo po ako. Isa po itong cellphone video na ipinadala sa atin kanina lamang. Passing tabi lang po sa inyong mapapanood. Iba't ibang nilalang ang biglang nagpapakita. Ano ba ang kababalaghan nito? Ano ba ang nagdulot ng lahat ng ito? Hindi na po namin nakita si Bagno. Walang nakataas na po talaga. Anong nangyari? At nakatakas si Bagno sa kulungan niya? May tumulong po sa kanya. Pero nakatakip ang mukha at katawan. Kaya hindi po namin siya nakilala. Pero bakit pinatakas mo si Bagno, mahal na prinsesa?
Kailangan kong gawin yon, Liway. Para iligtas si Bagno sa hindi makatarungang parusa ni Ina. Pero pag nalaman itong ni Rina ni Rhea, magkakalit yun sa'yo. Alam ko. Pero inililigtas ko lang si Ina sa kanyang sarili. Bago pa siya makagawa ng isang bagay na alam ko pagsisisihan niya balang araw. At hindi ko talaga alam, Liway. Pero may iba talaga sa pakiramdam ko. Kapag kausap ko siya, pakiramdam ko hindi siya ang aking ina. Ha? Eh, pero sino naman yun? Malalaman ko rin kung ano nangyayari. Eh, pero paano na si Bagno? Paano kung totoong nakikipagsabuatan siya kay Peruja? Wala na si Peruja, Liway. At isa pa, dahil sa mga nangyayari ngayon, kumbinsido na ako na wala ngang kasalanan si Bagno. At pakiramdam ko, ang may inililihim sa ating lahat ay si Agor. Wala akong nararamdaman. At wala rin ako nakikita. Sa palagay ko, wala dito. Hindi na ako takot sa mga aswang. Pero tungkol limaw, yung ako, best friend, hindi ko alam gagawin ko pag nakita ko yung mga yan. Siya, huwag ka matakot. Nandito ko para iligtas ka. Tinatawag ko kayo para alamin kung bakit may iba't ibang nilalangan nagpapakita ngayon sa tao. Mahal lama, tiyanak, kapre, nuno sa punso. At hindi po namin alam kung anong magpapakita pa. Ama, baka may kinalaman to sa digmaan natin sa mga tao. Ilang daan taon na nung huli magpakita ang mga nilalang sa tao. Alamin niyo kung may gumugulo sa kanila. At kailangan kong malaman kung si Peruja may kagawa nito. Masusunod naman. Tumakas ako sa karyan. Papatayin ako na Rina. Tsaka ni Agor. Dahil nag-traitor ka. Hindi totoo yan. Sumama ka sa akin, Bagno. Ibabalik kita sa karyan niyo. Hindi ako maaaring sumunod sa'yo, tagabantay. Hindi ako nakikiusap sa'yo. Kung kakampi ka ni Peruja, ibig sabihin kalaban kita. Anong ginagawa mo dito sa mundo namin? Pakakawala mo sa Peruja? Sinasabi ko sa'yo, hindi totoo yung sinasabi mo. Juan, ikaw ang kailangan magpaliwanag. Dahil ikaw ang anak ng dilim!
Sinong may dahilan kung bakit pinakakawalan ng mga halimaw dito sa mundo namin? Si Peruja, ang mga nilalang na yan, kaya nakakarating dito sa mundo ng tao. Dahil may gumagambala sa kanilang mundo. At sa aking palagay, may kinalaman si Peruja dito. Hindi totoo sa sabi mo, Bagno. Dahil nakakulong na si Peruja, ikinulong namin siya ni Agor. Si Agor, natingin ko nagkakamali ka sa pinaniniwalaan mo, taga-Bantay. Dahil hindi mo talaga nakulong si Peruja. Hindi, Bagno. Dahil nandun ako. Dahil ako mismo ang nagkulong kay Peruja. Kaya huminto ang pagputok ng apat na bulkan. Dahil nakulong na siya. Pero sigurado ako sa sinasabi ko. Dahil mismo nang galing sa bibig ni Agor na siya ang kasabwat ni Peruja. Alam kong ganyan na sasabihin mo. Dahil gusto mong idepensa sa sarili mo. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Dahil kaibigan namin si Agor. Eh kung ganun, bakit may mga halimaw na nakapasok dito sa mundo ng mga tao? Sa pagkakaalam ko, si Peruja lang may sapat na kapangyarihang gawin yun. Juan, si Agor ang kasabwat ni Peruja. Hindi ako. Oo, alam ko. Alam ko maraming hindi na naniniwala sa akin. Pero totoo ang sinasabi ko. Dahil naniniwala na ako na pati si Prinsesa Mirathea ay naniniwala na rin sa akin. Ano ibig mong sabihin? Si Prinsesa Mirathea, siya ang tumulong sa akin para makawala ako sa aming kaharian. Ikaw ang anak ng dilim. At nung pumunta ka sa kuweba ng hamunon, sinunod mo ang propesiya. Pinakawalan mo si Peruja! Anong may paglilingkod namin sa'yo, kaibigang tikbalang? Mahal na Reyna ni Rhea. Ipinadala kami ng aming Reynang si Santana. May kakaibang nangyayari sa aming kaharian. Ano yun, Rabuyo? Nabuksang muli ang mga lagusan. Hindi lamang papunta dito sa kaharian ng mga engkanto, kundi pati sa mundo ng tao. Gusto sana naming malaman kung kayo ang nagpapas. Wala kaming kinalaman tungkol dyan. Hindi kaya si Peruja ang may gawa nito? At kung siya ang gumawa nito, pati ba ang lagusan sa ibang mundo, nabuksan na rin? Hindi maaari yun, Rabuyo. Dahil wala na si Peruja, tuluyan na siyang nakulong ng tagabantay sa kuweba ng humunhon. Kung ganun, kailangan nating tignan ang kuweba. Ina, maaari ho ba akong sumama kay Rabuyo papunta ng kuweba ni Peruja? Kailangan natin masiguro na may basehan nga ang kanilang sinasabi. Maraming salamat, mahal na prinsesa. Hindi na kailangan, Mirathea. Hindi na kailangan, Ina? Ikaw na mismo ang nagbalita sa akin na nagtagumpay na ang tagabantay na habang panahon na niyang nakulong si Peruja sa kuwebang iyon at nandun ka nang mangyari. Ngunit may dahilan po kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, Ina. At yun ang kailangan nating imbestigahan. Sigurado akong walang kinalaman si Peruja dito. Pero sige, aalamin niya ni Agor. Bakit ko kailangan si Agor? At bakit kailangan ikaw? Para makita mo na naman ba ang tagabantay? Bagno, imposible ang sinasabi mo. Dahil nakakulong na si Peruja. Alam ko wala ng dahilan para maniwala ka sa akin. Pero ikaw ang anak ng dilim. Malalaman mo namang kung wala na siya o nandiyan pala sa paligid si Peruja. Hindi naman kay Agor nang galing ng India na ikulong si Peruja. Si Ruloy naman, di ba? Dahil yun yung galing sa panaginip niya. Tama ka, Siyong. Luloy? Sinong Luloy? Lola namin ni Juan. Isa siyang manghula. Sa kanya namin nalaman kung paano gapiin si Peruja. Kaya imposibleng naloko kami ni Agor. Kung ganun, dali niyo ako sa bahay ni Luloy. Papatunayan kung nagkakamali kayo. Kailangan maging maingat tayo sa mga kilos natin, Agor. Dahil isang pagkakamali lang at maaring masira ang ating mga plano.
Ipanatag niyo ang inyong kalooban, mahal kong Reyna. Tinitiyak ko sa inyong walang makakaalam ng ating lihim. Sukto lang bulaging kong ikatlong mata ng mga manguhulat mga propeta upang wala silang makitang pangitain. Dalhimbing tatlong Maria. Magmula sa sandaling ito, wala ni isa mang pangitain na dadalaw sa inyo. Kaya dapat may pangitain sila tungkol dito. Eh, hindi kaya totoo ang sinasabi ng iyong ina at ni Agor na wala tayong dapat ipangamba na nakinalaman dito si Peruja? Sigurado lang po ako. Bagno, ano ba talaga hinahanap mo? Kailangan ko malaman kung may kinalaman si Agor sa mga panaginip na lola mo. Tagamantay, tingnan mo to. Ano yan? Ngayon ko na nakita yan, ha? Ano yung napunta sa ilalim ng kutsyon ko? Ginagamit ni Agor to para kontrolin ang panaginip. Nagkakaroon kayo ng pangitain na ayon sa gusto niya. Minsan na rin ginamit sa akin ni Agor to para ako'y makulong. Dahil alam namin sa kaharian na isa lang ang gumagamit ng kristal na to. Natatanda ko na yung batong yan. Nakita ko na yung saan ito ni Saragnayan. Pasensya na. Malaking problema atang naidulot ng mga pangitain ko. Napaniwala kayo ni Agor sa mga gusto niya. Huwag niyo pong sisihin na sarili niyo. Kung totoo man po ang sinasabi ni Bagno, pinlano yun ni Agor para magawa niya ang lahat ng plano niya. Lailan, anong dahilan kung bakit may maibang nilalang nagpapakita ngayon sa mundo ng tao? Anong kailangan nila? May gumagambala sa pananahimik ng mga linalang na ito, mahal na rin. Isa lamang ang maaring gumawa nito. Kapag nakuha ko na ang anak ng dilim, siya ang mamumuno sa mga hukbo, nasasakop sa mga kaharian ng iba't ibang nilalang. Mahal na, Reyna, kung ang anak ng dilim ang mamumuno sa iyo, sa paanong paraan pa kita mapaglilingkuran? Kung ako ang Reyna Agor, hindi ba't kailangan ko ng isang hari? Kung ganun, handa akong maglingkod sa iyo habang buhay.
kinakailangan natin pumunta sa mundo ng mga ikanto. Kailangan ko mahanap si Agor at malaman kung ano ang totoo. Kung totoo man napakawalan ko si Perua, hindi dapat siya magtagumpayasyo. Juan, napakawalan mo si Perua? Juan, anong nangyari? Sigurado ba kayo dito pa ilan? Ilan daan taon sinamba si Charandaya hanggang ngayon. Nararamdaman ko pa ang kanyang kapangyarihan. Kung ganon, tinutupad ni Juan ang propesya. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari ito. Kailangan pigilan ko si Peruja na gamitin si Juan para gawing alipin ang ating lahi. Walang magagawa ang tagapaglahi. Mananaig sa kanya ang pagiging anak ng Dilim. Mawawala na rin ang tagapagtanggol ang mundo at mapapasa atin na ang lahat ng kaharian. Kabilang ang mundo ng mga tao. Lubos ang pag-iingat at ang kailangan natin ngayon. Huwag kang mangamba ako dahil nararamdaman ko na malapit lang umalpas mula sa kanya ang anak ng Dilim. Habang hindi mo mabalik ako, hindi ako mapakalino sa iyo. Baka may nangyari sa kanya. Buti na lang, meron ako nito. Lumusog dito yung mga aswang na yan. Matalunok ko sila gamit ko. Ano't tinitignan mo dyan? Yung kasing kotse niyan. Kadina pa nakaparado dito sa harapan natin eh. Kilala ba kung kanina yan?